nagtitiis ang mommy mo? Dad, po pwede naman akong bumisita doon habang nagpapagaling si mom. Cat needs me also. Hindi ko kakayaning mahiwalay sa kanya, Dad. Ayaw niyang sumama and I can't do anything about that. Mas importante pa ba ang girlfriend mo kaysa mommy mo, anak? He disappointedly looked at me. Di ako agad nakasagot na nagsalita ulit siya. Kung mas importante ang girlfriend mo sa'yo, kahit huwag mo nang dalawin ng mommy mo, go! Give your all your attention with that woman until you forget you have your mom. Kahit na nakarate dyan ang ina mo, sikat pa rin ang aalagaan at babantayin mo? Okay, that's your choice. Aalis kami, bukas na bukas din. Kung ayaw mo talagang sumama dahil mas importante si Kat kaysa sa amin, well son, it's up for you to decide. Pumikit ako na mariin, di makapaniwalang tumitig kay Dad. Dad, that's not what I mean. Importante silang pareho sa akin. Mahal na mahal ko silang dalawa, that's why I want her to come with us. But she refused. I said, I don't know what to do. Bahala ka anak. Basta bukas, aalis na kami ng mommy mo. Hindi ko na alam kung kaya ko magtiis ang mommy mo ng ganito, Dan. Parang noon lang, isang tawag niya lang, nandiyan ka na kaagad. Ayaw mo pang umalis sa tabi niya. Yes, I remember those memories. Pero bakit ngayon naging komplikado? Kung kailan nakuha ko na ang taong matagal ko nang kinahuhulumilingan, para namang nakakalimutan ko na si mommy. Is this how it's supposed to be? Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap ni Dad nang bumukas ang pinto ng kwarto kung nasan si Mom at naunang lumabas ang doktor. We stood up immediately. How's my wife? Dad asked nervously. She's okay, Mr. Martinez, but as of now, we still need to monitor her. Hindi pa natin alam kung kailan ba siya magigising. The doctor said, I am hurt to see Mom like this. I wish I am the one who's in her situation right now. Thank you, Doc. Dad sighed. Nagpaalam ang doktor at umalis na. Sabay kaming pumasok ni Dad sa loob. So, son, it's up to you if you will come with us tomorrow or you will stay here. If you stay here, it means that you love her than your mom. But I am telling you, Dan, kung sakali magising ang mommy mo at hindi ka makikita, magtatampo yun sa'yo. You know how much your mom cares for you? She would sacrifice everything just for you. Galit na galit kong pinagtatapon ng mga gamit sa bahay. She felt again. Pagkarating na pagkarating ko, agad akong dumiretso sa closet at di ako nagkamali. Hindi ko siya mahanap sa ospital at panay ang tanong ko kay Dad kung bakit wala si Kat. Pero ang sabi niya, hindi niya alam. She even have the guts to say goodbye even when she knows she cannot just leave me easily. I decided to go with Dad tomorrow but with Kat? But umalis na naman siya. I called her phone but it's out of coverage. I am going to lose my mind. Where did she go? She wants me to go with my parents, but she doesn't need to leave again. Hello, Manang? Bati ko kay Manang Glenda nang sagutin niyang tawag ko. Oh, Dan, napatawag ka. Nandyan po ba si Kat? Hindi po kasi nagpaalam ka sa akin kanina eh. Bigla na lang pong umalis. Kalmado ang ulit, di ko mapigilan nang hindi magalit. Ay naku, iho. Wala siya rito. Hindi nga lang tumatawag sa akin eh. Sandali, tatanungin ko si Sanya. Baka may nabanggit si Kat kung saan siya pupunta. I just sighed and waited. Sanya, tumawag ba sa'yo si Kat? Dinig ko ang tanong ni Manang kay Sanya. Kanina lang, Manang, mukhang nagmamadali eh nagpapaalam. Sabi baka hindi na muna siya makadalaw dito. May importante daw siyang asikasuhin. Bakit mo tanong, Nay? May asikasuhin importante, ha? Wala naman, Sanya. Sige, ituloy mo na lang yung ginagawa mo. I heard her chuckle. Sige po, Manang, ibababa ko na. I need to find Kat bago pa siya tuluyang makalayo. Sige iho, babalitaan na lamang kita kapag tumawag sa akin si Kat. Nagpaalam ulit ako bago na pinutol ang linya. Where the heck will I find you, mahal? Napasabunot ako sa buhok at naupo sa dulo ng kama. Hindi niya ako pa pwedeng basta-basta na lamang iiwan. She is mine. I cannot track her phone. What the... Inayos niya pa talaga ang lahat bago siya umalis. Nakita niya siguro ang tracking device na inilagay ko sa cellphone niya the day after she left me. Noong panahong pumunta siya, sobrang natatakot ako sa kanyang pag-alis. Pero ngayon, hindi natakot kundi galit. How dare her leave me? Akala niya ba makakataka siya sa akin? Oras na mahanap kita, Catherine Chandria. Hindi ka na mawawala sa paningin ko. I frustratedly shook my head. Tinungga ako naman ng alak hanggang sa hindi ko na namalayan, nakatulog na ako. It is so early when my phone started ringing. Kinapa ko ang table para butin ang phone ko habang nakapikit pero dahil inaantok pa ako. Son, nasan ka na?
We will leave for today. Did you forget? Matigas ang boses ni Dad. Agad ako napadilat at parang nawala yung antok ko. Susunod na ako, Dad. Sabi ko at pinatay na ang tawag. I ran over my bathroom and opened the shower. Tumapat ako doon. I will leave the findings with my man. I'm going to States but I will not stop until I will find her. Pinagbilin ko rin wag siyang sasaktan. If that happens, I will be the one to kill them. I need to be with Mom. I miss her so much but it doesn't mean I will stop looking for Angel. Dream on! Mabilis ako natapos. Nagmadali pa akong bumaba at sumakay ng kotse at tumiretso sa mansyon kung nasan sila Dad. Di pa rin mawala sa isip ko si Kat. I cannot contact her until now. Where did she go anyway? Kung may mangyari mong sama sa kanya, hindi ko alam maaaring gawin ko. 30 minutes of driving, nakarating na ako sa mansyon. Pumasok ako sa loob and saw Dad sitting on the sofa. Good morning, Dad. Where's Mom? I ask. She's in our room. We'll just wait for you. Thanks, son. Tumayo siya at tinapik ang balikat ko. Let's go, bago pa tayo maiwan ng eroplano. Our family butler is scary, Mom. She's still unconscious. Damn, I can't bear to see Mom like this. Tahimik lang ako hanggang sa makarating kami sa airport. Lucas? Banggit ko sa pangalan ng aking sekretary nang tawagan ko ito. Yes, sir. May pag-uutos po ba kayo? Agad na tugon niya. Ikaw muna ang bahala sa kumpanya. I don't know when I'll be back but I trust you with this, Lucas. I exhale deeply. I don't want to leave but for the sake of Mom, I will. Nothing is more important but her. And also my beloved cat. Damn, I miss her so bad. Opo naman sir, makakaasa po kayo sa akin. Ramdam ko ang tuwa sa kanyang tinig. Napangiti ako. Mabuti nilang nakilala ko si Lucas. I could call him my friend. Thank you, Lucas. Bahagya ako narinig ang pagsinghap niya. Hindi siguro makapaniwalang nagpasalamat ako sa kanya. Well, I'm not used to say thank you or whatever with people but when it comes to those people na naging malapit sa akin, nagagawa akong ma-appreciate ang mga bagay-bagay. I will never stop looking for you, Kat. Until ikaw mismo ang kusang lilitaw dahil pagod ka na sa pagtatago. I'm doing this for us. Sasamahan ko si Mom not because she wants me to, but I will do this as a responsibility being her son. I love you, mahal ko. I whispered in the air as the plane started to move. Hindi naging madali ang bawat araw ko sa States. Hindi ko mapigilang di magtanim ng galit kay Kat. How dare her do this to me? Wala ko ibang gustong gawin sa kanya kundi lang makita siyang masaya. I did all of whatever I know na magiging masaya siya but she chose to leave. 7 years have passed but it's still the same. It was like it all happened just yesterday. Sa 7 taong di ko siya nahanap, hindi ko na alam kung titigil ba ako o ipagpapatuloy pa rin ang paghahanap. Damn, she's making me crazy and I am not liking this. Son, you're drinking again. Nilapag kong baso tinignan si Mom. Nag-aalala lang kanyang mukha na naupo ito sa aking tabi at tinawakan ako sa kamay. She was in coma for a year and I was so damn happy when exactly on my birthday she waked up. She was so happy to see me by her side that time. She told me what happened between them, that Kat pushed her. Sinabi din ni Mom na siyang may kasalanan, hindi kasalanan ni Kat. Nagalit ako kay Mom sa mga ipinagtapat niya, sa mga maling salitang binitawan niya sa babaeng mahal na mahal ko. But she explained herself. I'm really sorry, son. Believe me, it was not my intention to insult her. Ginawa ko lang yun para malaman ko hanggang saan kanya kaya ipaglaban. Hindi ko sinasadya na napuno siya kaya niya ako natulak. Anak, nakita ko kung paano siya nagulat sa kanyang ginawa. I even heard her say sorry before I lost my consciousness. Son, she said sorry even though she knows she's not at fault. Doon pa lang anak, alam kong mabuti siyang tao. Forgive me, son. I knew my mom very well and I believe her. Tuwing naalala ko ang nangyari, hindi ko alam kung nasa ng rason sa mga yon para iwan niya ako. How can she just leave me so easily? Son, you need to forget her. She leaves you. It's her choice. Maybe she's not contented with you and maybe she wants to explore. It's time for you to focus on yourself. Like Kat doesn't exist. Bumalik ako sa realidad na magsalita ulit si Mom. I gave her a plain smile. Give time for yourself, anak. 7 taon na, hindi pwedeng lagi ka nalang ganyan. Paano kung magkita ulit kayo? Paano kung isang araw lumitaw siya? Mas mabuting kalimutan mo na siya, anak. Hindi ko sinasabing kalimutan mo siya, literally. Ang punto ko, bumalik ka sa dati. Yung dating ikaw. Yung panahon na trabaho at sarili mo lang pinoproblema mo. Hindi yung ganito. It's not that easy. She is my life. My everything. I cannot just forget. Masyado malalim ang naging epekto niya sa akin at alam ko, kahit kailan hindi ko na ito malalabanan.
I fell for her so hard. Hard that I cannot even think I will forget it, Mom. You know I cannot do that. Never. Marahang ani ko, tinungga ulit ang alak. You should stop looking for her. She doesn't want you, son. Hindi ka na niya gusto. I cut her off. Do not say that, Mom, please. Ikaw na mismo nagsabi na mahal niya rin ako. I cannot bear to hear those words. Mas lalo ko nagagalit. No, you need to understand that, son. If she really loves you, she should not left you. She should have stayed by your side. Pero anong ginawa niya? He left you. Mom almost says, screaming. Please tell me that these are all wrong. I will never forgive her if ever this is true. She loves me, but then she left? She did not show up herself even though she knows I'm looking for her. Sinasaktan mo lang sarili mo, anak. Mom said while she is crying. Hayaan mo na muna siya, anak. Kung nasa man to, alam ko nasa mabuti siyang kalagayan. Give her time, baka may problema lang. Please, Dan. Ako ang nasasaktan kapag ganyan ka. Alam mo, anak, naiintindihan ko naman kung ba't ka nagkakaganyan. Pero sobra naman ata. Huwag mo namang ikulong ang sarili mo sa sakit. Mas lalo siyang humagulhol. Shit! Mabilis ko siyang niyakap at pinanasan ang mga luhang naglalanda sa kanyang mata. Shh! I'll do it, Mom. Just don't cry, please. I hate seeing you crying, you know that? I whispered as I comfort her. Niyakap niya ako na mas mahigpit at sa balikat ko umiyak. I'm sorry, anak. Ako may kasalanan kung bakit siya umalis. I think I am the one at fault here. If... She cried even more. Anak, kung di ko sana siya pinuntan sa araw na yun, baka nandito pa siya. Baka hindi ka niya iniwan. Hinagod kong likod niya at pilit siyang pinapatahan. No, Mom. Please stop blaming yourself and don't worry about me. Pagtutuunan ko ng pansin ng kumpanya, I will stop looking for her but I cannot promise you, Mom, that I will forget her. I can't. I will never. Kahit iniwan niya ako, siya pa rin. No matter what happens, she'll never be replaced. She is the only woman I want. Siya lang. Aantayin kong araw ng pagkikita natin. Hindi ko alam pero sigurado ako isang araw, makikita din kita. At kapag dumating ng araw na yon, sinisigurado ko, hindi ka na makakaalis. I will cage you forever in my heart. Pagsisisihan mong ginawa mong pag-iwan sa akin? I don't know what I will do to you when we meet again, mahal. Mommy, nasaan ang gagamba ko? Narinig kong sigaw ng anak ko mula sa kwarto niya. Oh God, ang aga-aga laro ng hinahanap? Naglakad ako pabalapit sa kwarto niya. Pumasok ako at kinuha ang Spider-Man na laruan niya na nilagay ko sa taas ng bookshelf niya. Yes, hilig niya rin magbasa kaya pinagawan ko siya ng sarili niyang shelf. Napaka-bossy niya, katulad ng kanyang ama. Ilang taon na bang lumipas? It's almost 7 years. Ang layo ng pinagbago ng buhay ko. Simula nung iwan ko siya at nagpakalayo-layo, marami akong bagay na natutunan. Lalo na nang malaman kong buntis ako nang umalis ako. Thank God, tinulungan ako ni Katie. She's been with me all the time. Siya rin nagsabi sa akin na sumama si Dan sa States. I'm happy for him. Ang sabi ni Katie, maayos na raw ang mami ni Dan. Masaya ako para sa pamilya niya. He is doing good on his business. Sinabihan ko si Katie na huwag sabihin kahit kanino kung nasan ako. Nagalit pa siya sa akin na sabihin ko itatago kong anak ko. Pinaliwanag ko sa kanyang sitwasyon. Then she promised that she will keep her mouth closed. May bahay ako na ipundar ngayon. Dito kami nakatira ng anak ko. Minsan bumibisita dito si Kate. For the past years, dito kami sa Marinduque. Nang nabalitaan ko mula kay Kara na napinahanap ako ni Dan, sobra akong kinabahan. Buti nilang magaling si Katie at namanipulan niyang lahat ng impormasyon na nakarating kay Dan. Mommy, you said we'll be wearing Spider-Man with us. I'm going to take my bat and I will also bat Spider-Man. Tumayo to habang yakap-yakap ang laruan. Natawa ako sa kanyang sinabi, we are leaving later. Your ninang Katie is on her way already. So bimango to at binalik ang laruan sa kanyang kama. Simula magtaon to ng anim, hindi niya na ako iniyaan na paliguan siya. Nakakatawa lang dahil minsan sobrang kulit niya. Minsan naman seryoso, pero madalas, sweet. He never asked about his father but I know one of these days, hahanapin niya ang kanyang ama. At hindi na ako handa para doon. Hindi ko pa kayang harapin si Dan. Iniisip ko pa lang na makikita ko siya, nahihilo na ako. Salamat at wala ako narinig na pinaka-hunting nila ako sa mga pulis. Hanggang ngayon, di ko pa rin nakakalimutan ang pagtulak sa mommy niya. Tumunog ang doorbell. For sure, it's Katie. Tumayo ako at tumabas ang kwarto ng anak ko. Good morning, Kath. Nasaan pong inaanak ko? She kissed me on the cheeks. Ganon din ang ginawa ko. He's taking a bath. Pumasok kami sa loob. Dumiretso ako sa kitchen. Anong gusto mo, Katie? Tubig? Juice? O babalik na sila? Naguguluhan akong tumingin sa kanya.
Anong ibig mong sabihin? Tanong ko habang nagsasari ng tubig sa baso. Done with his parents. Muntik na ako mabuhal sa kinatatayuan ko dahil sa kanyang sinabi. Oh, hindi. Tell me you're just joking, Katie. Umiling siya. No, I am not. Tinawagan ko si Dan kanina at sinabi niyang next week ang balik na ng Pilipinas. Seriousness hit in her words. Kinabahan agad ako. Antagal ng huli namin pagkikita. Alam ko marami na nagbago. Baka nga nakalimutan na niya ako. I should not think of this. Baka may sariling buhay na siya ngayon. Siguradong hindi na ako naaalala sa sobrang tagal. Mommy, I'm done. Where are you? My son shouted again. Nakita ko siyang nakatawel lang. Kahit malayo ay kitang-kita ang pagkakatulad nila ni Dan. He got the features of his father. There's no doubt that this is his son. Oh my gosh, Sam, you're so hot. Napatakip ako sa tenga, sa tili ni Katie. Tumayo ito at akmang lalapit sa anak ko para yakapin ako nang tumakbo na palapit sa akin si Sam. Ninang, Mom, cover your eyes. Mom said that it's bad to look on others' body. Sinilip niya si Katie mula sa likod ko. Ano ba naman, Sam? Wala naman ako nakita eh, na-miss lang kita. Ba't si mami mo okay lang na makita kang ganyan? Tuwang nang nagtatampong aniya habang nakatingin sa anak ko. Normal lang yun dahil nanay ko siya. Sagot naman ni Sam. And I'm your ninang mommy so pwede na rin ako. Sam cut her. Wala pa, si mama lang. Anong? Hep hep hep, tama na nga yan. Excuse at first, Katie. Dadamitan ko muna si Sam. Ano ba, hindi ako pwedeng sumama? No, ninang mom, you stay here. Go drink your water and wait for us. Magre-reklamo pa sana siya pero hinila na ako ni Sam papunta sa room niya. Naghanap agad ako ng kanyang damit at pinalitan ko siya.